Halugugin niyong bawat sulok ng mansyon na to. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo nakikita ang mag-ina. Sigaw ni Rickson. Masusunod po, kamahalan. Tugon ng kanyang mga tauhan. Kasalukuyang nasa basement sa Rickson, halos mukha ng basurahan ang dalawang silid sa basement nang ipagtatapon niya ang bawat gamit dito. Sobrang dismayado siya dahil wala doon sina Chloe Gascon. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang Intel. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and try again. Muling tinawagan ni Rickson ang numero ni Gascon. Namula ang mukha niya na operator na naman ang sumagot sa tawag niya. Shit! Inis na sigaw ni Rickson. Napatingala siya sa kisame. Hindi kaya nabuking ni Alfred ang plano ko? Hindi kaya pinatay na niya si Gascon? Inalog niya ang kanyang ulo. Hindi. Hindi niya naman siguro kayang paslangin ang taong kasama niya simula nung ordinaryong pulis pa lamang siya. Aniya. Napatingin si Rickson sa mga nagkalat na basag na frame sa sahig. Halos punuin ni Alfred ng family photos nila ang dingding ng mga silid ng basement. Psychopath. Aalis na sana si Rickson na may napansin siya. Tiles ng sahig. Bakit kailangan latagan pa to ng carpet? Dahan-dahang lumakad si Alfred sa direksyon ng carpet. Nabuhayan siya ng loob. Isa kaya itong yumuko si Rickson at inalis ang carpet. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita niyang isang kwadradong pinto. Isang lagusan, aniya. Kumunot ang noon niya nang makita niyang nakakandado ito. There's a key? Where the heck can I find it? Mabilis na ginalugad ni Rickson ang bawat pitak ng cabinet na natumba sa sahig. Maging ang ilalim ng bawat furniture sa loob ay sinilip niya. Halos itaob niya ang silid, mahanap lamang ang susi. Napasabunit siya sa kanyang buhok na hindi niya makitang bagay na hinahanap niya. Tang ina, saan kaya tinago ng demonyong yun ang susi? Isa-isa niyang dinampot ang mga bagay na nagkalat sa sahig hanggang sa nawala na ng kalat dito. Napaupo siya nang hindi pa rin niya nakikita ang susi. Tumaas ang dulong bahagi ng itaas ng labi ni Rickson. Nagmasid siya sa buong silid. Kung ako nasa kalagay ni Alfred, saan ko itatagong susi? Tanong niya sa kanyang sarili. Napatayo siya matapos niyang mag-isip. Hindi ko yun ilalagay sa lugar na hindi ko mababantayan. Tama, siguro nasa kustodiya niya ang susi. Lalabas na sana ng basement si Rickson na bigla niyang nakasalubong ang mga pulis. Rickson Navarro, you are under arrest for trespassing. You have the right to remain silent. Anything you say can will be used against you in a court of law. You have a right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed of you. Ani ng polis, kumunot ang noon ni Rickson. Hindi niya kilala o namumukhaan man lamang ang mga naka-uniform na sa kanyang harapan. Do you have your IDs? Rickson asked. Nagkatinginan ng mga polis, maingat na inobserbahan ni Rickson ang kilos ng mga to. Maya-maya pa'y napangiti siya. Nakita niyang paparating na si Haruto. Inilahad niyang kanyang mga kamay sa mga pulis para paniwalaing nagpapaposas siya. Buong lakas na sinipa ni Rickson ang posas. Napatingin doon ang dalawang pulis na nakahawak sa kanya. Mabilis niyang pinilipit ang baraso ng mga ito. Ilang segundo bago lumapat sa sahig ang posas na gawa niya suntukin sa masailang parte ang mga ito. Kapwa nagtatalon at nagsisigaw sa sakit ang dalawa, maya-maya pa ay nilabas na niya ang baril na nakatago sa kanyang likod at tinutok sa mga ito. Alam kong hindi kayo tunay na alagad ng batas. Sinong amo nyo? Humihingal sa mit ni Rickson, tumikim siya at ngumiti nang hindi nagsalita ang dalawang pulis. Bibilang ako ng tatlo. Kapag hindi nyo sinagot ang tanong ko, kakalat ang dugo nyo sa sahig. Mula sa inyong ulo. Isa, dalawa, tat. Tauhan kami ni Alfred Igos. Mabilis at kinakabahang sagot ng dalawang lalaki. Tumawa ng pagak sa Rickson. Aha, sinasabi ko na nga ba? Haruto, ikaw nang bahalang magparusa sa dalawang ito. Kung gusto mo silang ipalaob sa selda, gawin mo, pero kung gusto mo silang tuluyan, wala rin namang problema. Tinago na ulit niya ang kanyang baril sa kanyang likuran. Kamahalan, ilang minuto na lang po't darating ng mga kasamahan ko. Pakiusap, wag po kayong gagawa ng bagay na ikakapahamak niyo. Nag-aalalantura ni Haruto. Nilagyan niya ng posas ang dalawang lalaki. Bilang pulis, ayaw niyang mantsahan ang kamay niya. Para sa kanya,
Ang dugo ng mga kriminal hindi dapat lumalapat sa katawan ng mga taong may mabuting kalooban. Bago tuluyang lumabas ng basement ay hinarap ni Rexon si Haruto. Baka makakayanan yung buksan ng pintong yun. Tinuro niyang kwadrado na pinto sa sahig, nakakalat pa ng carpet na inilis niya sa ibabo nito. Malakas ang kutob kung nasa loob ng sikretong silid na yan ang mag-ina. Dagdag pa niya. Masusunod po ka, mahalan. Tugon ni Haruto. Sige, bahala ka na dito. Puntahan ko na muna ang kapatid ko. Ani Rexon bago tuluyang lumabas ng basement. Sigurado ka ba, Noel? Dito natin matatagpuan ang mami mo? Tanong ng matandang babae. Matapos mauntog ng malakas ng ulo ni Noel, ay himalang naalala niyang kanyang pagkatao. Maging ang mga taong malapit sa puso niya. Opo, Lola, dito po nagtatrabaho si mami dati, tugon ni Noel. Una nilang pinuntahan ang dating bahay ni na Adeline, pero wala silang napala. Sunod nilang pinuntahan ang mansyon ni na Don Michael. Wala ring tao doon. Tanging ang LNGC na lang ang huling pag-asa ni Noel. Tiningala ni Noel ang tamatandang napakataas na gusali. Pinagmasdan nilang paligid. Lahat ng mga taong lumalabas at pumapasok doon ay nakasuot ng casual at formal attire. Nagsimula na silang maglakad patungo sa malaking gate ng LNGC. Sasabay na sana sila sa mga taong papasok ng gusali nang bigla silang harangin ng mga security guards. Saan kayo pupunta? May appointment ba kayo? Tanong ng isang security guard. Pinasadahan na niya na tingin si Noel. Mula ulo hanggang paa, umiling siya pagkatapos. Saradan, naparito po kami para sa aking mami. Adeline, nandyan po ba siya? Magalang na tanong ni Noel. Umalis na kayo, nagsasayang lamang kayo ng panahon dito. Napakarami naming empleyado dito. Sa tingin nyo, maaalala namin lahat ang pangalan nila? Masungit na sabi ni Adan. Mabilis na hinawakan ni Noel ang mga kamay ni Adan. Nangingilid na rin ang kanyang mga luha. Pakiusap po, Sir Adan. Nakikiusap po ako. Gusto ko na po makita at mayakap ang mami ko. Miss na miss ko na po siya, sabi niya. Eto na lang po ang huling lugar na naaalala ng aking apo. Nakikiusap din po ako sa inyo. Pagbigyan niyo na po ang kahilingan ng bata. Tura ng matandang babae. Hinawakan niya sa balikat si Noel. Tinitigan ni Adan ang mata sa mata si Noel at ng matandang kasama nito. Nakaramdam siya ng awa. Bubuksan na sana niyang gate na bigla siyang pinigilan ng kanyang kasama. Anong gagawin mo, Adan? Gusto mo bang mawala ng trabaho? Tumingin sa orasan si Britannia. Mas mataas ang rango nito kay Adan. Ilang minuto na lang at dadating na si Ma'am Divina. Aniya. Ma'am Divina, bulong ni Noel. Halos may estatwa ang dalawang gwardiya na marinig nila. Ang isang pamilyar na boses. What is happening here? Tinamaan ang bala ng barila si Noel sa kanyang kanang braso. Patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo niya mula dito. Dalawang minuto matapos kalabitin ni Alfred ang baril, ay agad na rumesponde ang mga pulis. Agad siyang nilapatan ng first aid ng mga ito. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka ng abo. Galit na sigaw ni Alfred. He was cuffed in the act so he couldn't deny his crime anymore. Utang na loob ha? Nagpapatawa ka ba? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkahiwa-hiwalay kami ng pamilya ko. Akala mo ba hindi pa namin alam? Ikaw ang tunay na arsonist. Hindi ka pa nakontentong hayop ka? Nilinlang mo pang asawa ko? Pinaniwala mo siyang patay na kami ni Adeline. Ngayon sabihin mo, nasaan ang utang na loob doon? Singhal ni Roel. Kung hindi lang dumudugot kumikirot ang kamay niya, ay kanina pa niya nasuntok si Alfred. Akala mo ba, may papakulong mo ko? Kayang-kaya ko magbayad ng piyansa. Tumawa ng malakas si Alfred. Piyansa? Sa pagkakaalam ko, hindi bailable ang kasong kidnapping. Isa pa, hindi lang naman isang kasong kakaharapin mo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka na sa bilangguan. Ani Roel. Napakatalim na mga tingin niya kay Alfred. Kung nakamamatay lamang ang pagtitig, kanina pa sana dumanak ang dugo ni Alfred sa sahig. Kahit sinong makakakita sa kanya ngayon, ay mararamdamang nilalamon ng apoy ng galit ng kanyang buong sistema. Patayin mo na lang ako, mahinang sabi ni Alfred. Death is painful, but nothing is more painful than an ending agony. Shame and having no freedom at all. Huwag ka mag-alala. Kapag namatay ka sa loob ng bilangguan, siguradong paulit-ulit kang mamamatay sa dagat-dagatang apoy, sabi ni Roel. Sige na, dalhin niyo na yan sa kulungan, aniya sa mga pulis. Nang naglalakad na si Alfred, napansin ni Roel ang mga susing halos malaglag sa likod ng bulsa ng pantalon nito. Saglit lang, mabilis na naglakad si Roel palapit kay Alfred. Pilit pa rin itong nagpupumigla sa mga pulis.
sinuha niyang mga susi sa bulsa ng pantalon nito. "Don't touch my belongings," Alfred growled. "Hindi niyo bababawiin ang mga susi sa kanya? Pag nanakaw yun," singhal niya sa mga pulis, umiling ang mga pulis. "Mga inutil," malakas na sigaw ni Alfred. Sunod-sunod na rumaragas ang mga suntok na tamon niya sa kararating lang na sa Rexon. "Hayop ka, pinatay mo si Gascon. Mamamatay tao, wala kang karapatang mabuhay," namula ng gustong mukha ni Rexon dahil sa sobrang galit. Habang tinatahakan niya ni Rexon ang daan palabas ng basement ay tumawag sa kanya ang isa sa mga kabaro ni Haruto. Inulat nito na natagpuan na lang wala ng buhay ng personal bodyguard ni Mr. Alfred Igos malapit sa secret hideout nito. Lumabas na murder ang dahilan ng pagkamatay ni Gascon. Isang malademonyong tawa ang kumawala sa bibig ni Alfred. "Galit na galit ka? Hindi ba't ganun din ang ginawa mo sa mga tao nag-traidor sa'yo?" Nalalaki mga matang sabi niya. Nilapit ni Rexon ang mukha niya sa mukha ni Alfred. "Hindi tayo magkatulad. Tao ako, ikaw, demonyo nagpapanggap na tao lang." Mahina pero may diing sabi niya. Nagngit-ngit sa galit si Alfred. Dumura siya sa sahig. Iinsultuhin niya sana si Rexon nang bigla siyang pinaulanan nito ng suntok. "Para kay bunso," sinuntok ni Rexon si Alfred. "Para kay Chloe," sinuntok niya itong muli. "Para kay Adeline," isa uling suntok. Bumuelo siya at ang pinakamalakas ay para kay Candelaria. Putok na putok ang labi ni Alfred. Ang kanyang mga matay pagang-pagana rin dahil sa mga tinamon niyang suntok. Pinanood lang ni Ruel ang ginawa ng kanyang kuya. Kung hindi lamang siya injured, malamang ay napagtulungan nilang magkapatid si Alfred. "Kulang na kulang pa yan sa mga kahayupan mo," sabi niya. Umalis na mga pulis, bitbit ang lantang gulay na si Alfred. Habang naglalakad siya ay tumutulo sa sahiga mga butil ng dugo mula sa kanyang mukha. "Bunso, sumama ka muna sa mga tauhan ko sa ospital. Kailangan mong magamot," nag-aalala lang sabi ni Rexon. "Ayos na ako, kuya," lumingon-lingon si Ruel. "Si Chloe, nakita niyo ba siya sa basement?" tanong niya. Umiling si Rexon. "Halugugin natin ang iba pang mga silid sa loob ng mansyong ito, kuya. Nasa akin ang mga susi," wika ni Ruel. Nabuhayon ng loob si Rexon. Naalala niya sekretong pinto sa may basement. "Halika, sumama ka sa akin. Mukhang alam ko na kung aling pintong kailangan nating unahing buksan," sabi ni Rexon. Lumapit siya kay Ruel at inalalayan itong lumakad. "Kaya ko na sarili ko, kuya." "Ani Ruel, sigurado ka?" tanong ni Rexon. Tumango si Ruel. "Sige, tara na. Malakas ang kutob kong nandun sa silid na yun ng iyong asawa," aya ni Rexon. "Sancho, halika," sabi ni Don Michael. "Bakit po, senyor? May masakit po ba sa inyo?" Nag-aalalang tanong ni Sancho. "Wala naman. Papuntahin mo dito ang doktor ko. Kailangan ko siyang makausap. Bilisan mo ha," utos ni Don Michael. Kumunot ang noon ni Sancho. "Bakit kaya?" Tura ng isip niya. "What are you waiting for? Go!" Don Michael yelled. Nagulat si Sancho kaya dali-dali siyang lumabas ng silid ng kanyang amo para hanapin ang doktor nito. Sunod-sunod na buntong hiningang pinakawalan ni Don Michael. Nakatingin siya sa kawalan. "Ayokong abutin ng kamatayan sa apat na sulok ng silid na to. Kailangan ko na umuwi ng Pilipinas." Nabaling ang atensyon ni Don Michael sa kanyang bagong cellphone. Nagbabibrate yon. "Sino kayang tumatawag?" Aniya bago niya dinampot ang cellphone niya. "Divina?" Pinatay ni Don Michael ang tawag ni Divina at muling pinatong ang kanyang cellphone sa mesa. Malaki pa rin ang sama ng loob niya sa nag-iisa niyang anak na babae. Hindi niya tumatanggap na pumatol to kay Julius. Mataas ang pangarap niya para sa kanyang unika iha, subalit sinira ito ng pag-iisang dibdib nito sa personal nitong bodyguard. Muling dinampot ni Don Michael ang kanyang cellphone para patayin ang tawag ni Divina. Paulit-ulit niya yung ginawa, papatayin na sana niya ng tuluyan ang kanyang cellphone nang biglang mag-pop up ang mensahe mula sa kanyang unika iha. Nakita na ni Don Michael ang preview ng message ni Divina. Nangangata lang mga kamay niya habang pinipindot niya ang kanyang cellphone para pumunta sa inbox. Nalaki ang kanyang mga mata sa kanyang nabasa, kasunod doon ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. "Thank you Lord, thank you," sabi ni Don Michael, habang patuloy na bumubuhos ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Nagmamadaling dumating si Sancho kasama ang doktor na assign kay Don Michael. "Senyor, bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba? May masakit po ba sa inyo?" Sunod-sunod na tanong ni Sancho matapos magtatakbo palapit sa kanyang amo. "Sancho, ihanda mo na mga passport natin at mag-book ng flight papuntang Pilipinas."
Iniwas ni Don Michael ang kanyang tingin sa kanyang doktor. Kailangan kong yung pahintulot na umalis, Doc. I am more than willing to sign a waiver, sabi niya. Pero senyor, hindi pa po kayo. My decision is final, Sancho. Pumayag man o hindi ang doktor, aalis at aalis ako, sambit ni Don Michael. Alam na po ba to ni Sir Lennon? Tatawag. Sancho, hindi mo siya kailangan tawagan. Ako na mismo tatawag sa kanya mamaya. Gawin mo ang pinapagawa ko sa'yo. Bilisan mo. Tumaas ng bahagya ang boses ni Don Michael. Tinapunan niya ng masamang titig si Sancho. Dahilan para kumilos ito kaagad. Josh Michael Lee, you need to stay here until your condition improve. You are my patient. You need to follow my decision regarding your... Kung ganun, tatawagin ko management para palitan ng akin, doktor. Nakangiting sabi ni Don Michael. Hindi mo gagawa yun, tutulan doktor. Oo, kaya ko, Doc. Minsan may mas mahalaga pa sa buhay. Mamamatay na rin naman ako kaya please, nakikiusap ako. Hayaan mo kong gawin ang gusto ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, handa akong yumuko ang aking mga tuod sa isang tao ngayon ko lang nakilala. Ang aking buhay. Wala sila dito, they're in my hometown, sabi ni Don Michael. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, hindi nakaimik ang doktor. Maging si Sancho'y napaluha na rin. Ramdam na ramdam niya kung gaano kagusto ni Don Michael na makauwi ng Pilipinas. I'll ask my secretary to prepare the waiver. You need to sign it before you. Nagulat ang doktor nang bigla na lang siyang niyakap ni Don Michael. Kahit si Sancho ay nagulat din sa nangyari. I am thankful beyond words, Doc. Hindi ko makakalimutan ang inyong kabaitan. Hindi ko makakalimutan ang sandaling ito. Maraming salamat, sabi ni Don Michael. Umiiyak pa rin siya ngunit makikita sa kanyang mukha ang isang ngiti. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagbibigay mo ng isa pang pagkakataon sa masamang taong gaya ko. Pangako, hindi ko to sasayangin. La Niña's Group of Companies. Hindi mapakali si Divina. Kanina pa siyang lakad ng lakad habang kagat-kagat ang isang ballpen. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita niya kahit na naibalita na niya yun sa kanyang papa. Tatawagan pa sana niya si Lennon at Adeline nang bigla namang namatay ang cellphone niya. Nakalimutan niya yung i-charge. Tita Divina, sasabihin niyo na po ba sa akin kung nasan si Mami Adeline? Tanong ni Noel. Sinusundan ng kanyang tingin ang bawat kilos si Divina. Lumakad si Divina palapit kay Noel. Maingat siyang lumuhod para mahawakan ang mukha nito. Pinisil-pisil pa niya ang pisngi ng kanyang pamangkin. Aray! Biglang sigaw ni Noel. I'm sorry, Noel. Tinitigang mabuti ni Divina ang bawat sulok ng mukha nito. She's looking for possible stitches or marks of surgery. Nang wala siyang nakita ay napatakip sa kanyang bibig ang dalawa niyang mga kamay. Oh my God, totoo nga talaga. Ikaw si Noel, ang nawawala kong pamangkin. Saglit siyang natigilan dahil sa huling salitang lumabas sa bibig niya. Pamangkin? I am your niece, Tita Divina. Are you related to my mother or to my father? Noel asked quickly. Napapikit ng mariin si Divina. Tonta, hindi pa nga pala niya alam na buhay ang papa niya. Anong sasabihin ko sa batang ito? Matalino pa naman siya. Sa kanyang pagmulat, inaramdaman na niyang nakayakap na sa kanya si Noel. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, tita. Ang totoo po, tumaas ang isang kilo ni Divina. The next thing she heard made her cry. Matagal ko na pong alam na buhay pang daddy ko. Alam ko na rin po na kapatid kanya at si Tito Jacob. Tapos lolo ko po si Senyor. Walang emosyong sambit ni Noel. Noel, niyakap ni Divina nang mas mahigpit ang kanyang pamangkin. Maya-maya pa'y narinig na niyang pag-iyak nito. Tita, hindi po ba kami love ni Daddy? Bakit po hindi niya pinakasalan si Mommy? Bakit po inayaan niyang maghirap si Mommy sa pagpapalaki sa akin? Alam niyo po bang noon ay madalas na hindi kumakain si Mommy para lang pumabuhay niya ako? Bakit po hindi kami hinanap ni Daddy? Si Miss Cynthia po ba talagang mahal niya? Wala na po bang chance na mabuo ang pamilya namin? Alam niyo po, Tita Divina, kahit po iniwan at hindi kami kinilala ni Daddy bilang asawa at anak niya, alam niyo po bang handa ko pa rin siyang tanggapin at patawarin? Gusto ko pong maranasan kung paano mahalin ng isang ama, kung ano pong pakaramdam ng may daddy. Madalas po ako naiinggit sa mga classmates ko kasi may daddy sila samantalang ako wala. Tita, pakisabi naman po kay daddy, gusto ko po siyang makausap. Gusto ko po maging okay sila ni mommy. Kaya ko pong kalimutan ang atraso niya sa amin basta po babawi siya sa amin ni mommy. Umiyak na sabi ni Noel, tumulong masaganang luha sa mga mata ni Divina. Maging ang matandang kumukup kay Noel ay naiyak na rin dahil sa sinabi ng batang tinuturing na niyang apo. Noel, kailan mo pa nalaman ang totoo? Tanong ni Divina. Noong nasa eskwela po kami, nakita ko po noon si Daddy.
Kamukhang-kamukha ko po siya tapos nakita ko po silang magkasama ni Mami sa mall noong nag-shopping po tayo. Sagot ni Noel, umawang ang bibig ni Divina. Hindi na niya napigilang humagulhol ng iyak. I'm sorry, Noel. I'm sorry if I didn't tell you the truth back then, she said. Sorry din po sa inyo, tita. Sorry po kasi hindi ko po sinabi sa inyong lahat ang mga nalalaman ko noon. Gusto ko po kasing obserbahan at makilala kay Buhat sa malayo. Ayoko rin pong ilayo ako ni Mami sa mga Lee, kaya hindi ko po sinabi sa kanya. Sobrang nalulungkot lang po talaga ako kasi wala po ni isa sa inyong nagsabi ng totoo sa akin. Kahit po si Mami, paulit-ulit na nagsinungaling sa akin. Ani Noel, tinapik ni Divina ang likod ni Noel. Alam mo naman kung gaano kakamahal ng Mami mo, diba? Tumango si Noel. Bata ka pa, Noel. Paglaki mo, mas maunawaan mo lahat. May rason kung bakit nililim sa'yo ng Mami mo tungkol sa kapatid mo. May rason din ng kapatid ko kung bakit hindi niya kayo hinanap. Ako naman ayokong pangunahan ng mga magulang mo, kaya nanatili akong tahimik. It's a sign of respect, Noel. Even your lolo and tito Jacob, they also have their own reasons. Hindi kita pipiliting patawarin ng bawat isa sa amin, tura ni Divina. Hindi naman po ako galit sa inyo. Masama lang po talagang loob ko, lalo na po kay tito Jacob. Wika ni Noel. Kumwala sa pagkakayakap ni Noel si Divina, hinawakan niya ito sa balikat at tinignan sa mga mata sa mata. What about Tito Jacob? Tanong niya kahit may kutob na siya kung bakit. He kidnapped me, tita. He even tried to kill me. I thought he's kind. He loved me, Mami, so I thought we're good. Mabait naman po siya sa akin pero bakit niya po yung nagawa, tita? I tried asking myself several times about it hanggang sa nagkaroon na po ko ng amnesia. Kitang-kita sa mga mata ni Noel ang pagkalito. He even knew about amnesia? The kid is rare, Divina thought. I'm sorry kung kailangan mong pagdaanan niya, Noel. I'm sorry in behalf of my brother. Don't worry, nakalung na siya. Hindi ka na niya masasaktan pa. Mas marami kaming nagmamahal sa'yo. Poprotektahan ka namin, Noel. Aniya, pinahid na niya mga luha nito. Stop crying, okay? Everything is fine now. Darating na po ba rito si Mami? Tanong ni Noel. Tumango si Divina. Mayamay kumunod ang kanyang noo. Sino palang nagligtas sa'yo Buhat sa kamay ng tauhan ni Kuya Jacob? Tumingin si Noel sa matandang babaeng kasama niya. Hindi ko po siya kilala, tita, pero kilala po siya ni Lola, tugon niya. Nilingon ni Divina ang matandang babae. Pwede ko po bang malaman ang pangalan ng taong nagligtas sa pamangkin ko? Tanong niya. Tumayo ang matandang babae at pagkatapos ay umiling. Kailangan ko na pong umalis, kayo na pong bahala sa apo ko. Huwag niyo na po siyang pababayaan. Tumalikod na siya at nagsimula na maglakad palayo kina Noel at Divina. Nagtatakbo si Noel patungo sa kanyang lola at niyakap niya ito, Buhat sa likuran. Lola, huwag niyo po akong iwan. Dito na lang po kayo. Huwag na po kayong bumalik sa kakahuyan. Mahihirapan at malulungkot lang po kayo doon. Pakiusap po, Lola. Dito na lang po kayo sa tabi ko. Narinig na matandang paghikbi ni Noel. Agad na tumulo ang kanyang mga luha. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi para pigilan ang kanyang paghikbi. Unti-unti niyang inalis sa mga kamay ni Noel sa kanyang bewang. Pasensya ka na, Noel. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang bastang aking asawa. Hahanapin ko siya. Isa pa, may kasalanan din ako sa'yo. Kasabot ako ng taong nagligtas at nagtago sa'yo. Naging pangalan mo'y nagawa kong baguhin para hindi mo maalala ang pagkatao mo. Nagsinungaling ako sa'yo, apo. Patawarin mo si Lola. Sa maikling panahon na tayo nagkasama, napamahal ka na sa akin. Masaya ako na makakabalik ka na sa iyong tunay na pamilya. Yung bilin ko sa'yo, ha? Huwag ka magtatanim ng galit sa puso mo. Kung may nagawa man silang hindi mabuti sa'yo, hindi yun sapat na rason para maging tulad ka nila. Mabuti kang tao, Noel. Inosente ka pero matalino. Hangad kong ikakabuti mo. Ang hiling ko lang, apo, sana hindi mo makalimutan ang mukha ko. Hindi ko sinabi sa iyong pangalan ko dahil hindi mo na dapat tandaan. Makasalanan ako, apo. Mahal ka ni Lola. Sabi ng matandang babae, wala ka pong kasalanan sa akin, Lola. Niligtas mo pong buhay ko. Kung may nagawa man po kayong mali, mas matimbang pa rin pong kabutihan ng inyong puso. Hindi po birong ginawa niyo para sa akin. Lumuwas po kayo na syudad kahit na hindi po kayo pamilyar dito. Tinulungan niyo po akong mahanap ang lugar na to kahit na alam niyo pong posible kayong maligaw pabalik sa inyong tahanan. Mahal ko po kayo kahit na hindi ko po kayo totoong lola. Pakiusap po, wag na po kayong umalis. Lumuluhang sabi ni Noel. Pasensya na, apo, pero kailangan ako ng taong mahal ko. Kailangan ko siyang ili. Napatakbo si Divina at Noel nang biglang nawala ng malay ang matandang babae.
Agad na tinawagan ni Divina ang kanyang asawa para maisugod kaagad sa pinakamalapit na ospital ang matanda. Hindi magkaamayaw sa pag-iyak si Noel. Nang dumating si Julius ay mabilis nilang tinakbo ang matanda patungo sa kinaroroonan ng kanilang sasakyan. Habang walang malay ang matandang babae ay patuloy pa rin sa pag-iyak si Noel. Lola, gumising na po kayo. Wala pong iwanan, di ba Lola? Umiiyak na sambit ni Noel. Niyakap ni Divine ang kanyang pamangkin at inutusan si Julius na mas bilisan pang pagmamaneho. Nag-aalala na rin siya sa matanda. Sa tansya niya ay may kaedad ito ng kanyang papa. Si papa kaya, kamusta na kaya siya? Sana naman hindi niya maisipang umuwi dito. Dapat pala hindi ko muna sinabi sa kanya na kasama ko na si Noel. Kapag may nangyari kay papa, hindi ako mapapatawad ng mga kapatid ko at hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Isip-isip ni Divina, pauli-uling mga mata ni Adeline sa paligid. Nakababa na siya ng eroplano at ngayon ay hinihintay na niyang susundo sa kanya. Ipinagbilin kasi siya ni Lennon sa mga tauhan nito. Napakatagal naman naman ngayon. Mag-taxi na lang kaya ako, inis na sabi ni Adeline. Okay, I will wait for at least 10 minutes. Kapag hindi pa sila dumating, magko-commute na lang ako papunta sa LNGC. Aniya. Sa Liz Condotel sana siya didiretso kaso naisip niyang kamustahin at sorpresahin muna si Divina. Alam na kasi niyang buntis ito. Nagkaroon na sila ng hindi pagkakaunawaan noon. Napatawad na niya ito dahil naging mabuting tao naman ito sa kanila ni Noel. Magpapatulong ako kay Divina. Sigurado kung matutuwa siya kapag nalaman niyang buhay pang pamangkin niya. Bulong ni Adeline. Makalipas ang 10 minuto, wala pa rin ang susundo sa kanya kaya nagsimula na siyang mag-book ng sasakyan sa Grab app. Kumunot ang noon niya nang wala siyang nakitang available driver at sasakyan. Sinubukan niyang lumapit sa mga taxi na katigil sa daan pero palagi siyang nauunahan. Ano ba naman ito? Kung kailang nagmamadali ako, wala naman ako ma... Natigil siya sa pagsasalita nang biglang may tumigil na isang black Hyundai Aeon sa harapan niya mismo. Ngumiti siya. Akala ko mamalasin na ako buong araw eh. Agad na sumakay si Adeline sa sasakyan dahil takot siyang maagawan ulit ng ibang mag-aabang na pasahero. Manong sa Lalinius Group of Companies, ani Adeline habang inaayos niya ang kanyang malata sa kanyang tabi. Nakalimutan niyang ikandadong pinto ng sasakyan. Nang ilak na niya, ito ay nagulat siya nang bigla itong kinandado ng driver. Bigla siyang kinabahan pero kinalma niya ang kanyang sarili. Marahan niyang tinignan ang rearview mirror para makita niyang itsura ng driver. Biglang lalaki ang kanyang mga mata. Ikaw?